nakaraan. Mukhang may tubig pa ata. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Nasa bahaya na tayo, nagdako ton, guys. All I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day. So yun, welcome back to my channel guys. For today's vlog. So wala lang. Pauwi lang ako ngayon ng Ahoy. So samahan niyo lang ako, pero sa ngayon ang daan natin ay sa San Antonio. Mula Maayon hanggang San Antonio Maayon Capiz. Tagos tayo ng Dakoton, Dumaraw. So yan guys, samahan nyo lang ako. Tignan nyo yung mga madaanan natin na nasalanta ng baha. Ano. Dating natin mamaya doon sa Little Baguio. Hindi ko sure, pero siguro kitang-kita doon lahat. Lahat ng naperawisa ng Baguio. Mataas kasi na part doon ng Maayon. So, hindi lang ako nakapag-vlog ng mga sandaling kumabaha. Or hindi ako nakapag nakaakyat doon sa Little Baguio kasi wala akong baterya. Brown out kasi nung mga panahon yun, ano. Kaya pala dito tayo dumaan kasi yung palsada doon sa may barangay Tuburan or yung tulay sa may barangay Tuburan is naputol, ano? Kaya hindi tayo makatawi doon, mas malapit sana yun. Sana walang ganong tao doon para makapag-vlog tayo or makapag-video tayo doon sa taas. Sa ngayon pala is wala nang anong tubig dahil ilang araw na rin matapos yung matinding pag-ulan, kaya sigurado yung mga baha ngayon is humupa na.
ano man, kung maraming tao talaga, didiretso na lang tayo kasi medyo dumidilim na rin. At medyo delikadong dumaan sa may Barangay Putian. Barangay Putian ba? O Sitio Putian. Na may tubig, ano? Ang ganda ng buwan, no? Ng yun yung panitan, mukhang may tubig pa ata. May tubig pa rin yung iba, oh. So may mga tao, diretso na lang tayo. So yun, medyo dumidilim na. Diretso na tayo. Sana yung makadaan tayo ng Putian ng maliwanag pa.
Oo, may mga landslide. My favorite number. Ambulance. So nasa Western na tayo. West Villaflores pala. West Villaflores. Kailangan nating bilisan kasi dumidilim na. Yun nga, nitong mga nakaraang araw is sinalan tayong kapis, no, ng matinding pagbaha. At hindi lang ano, hindi lang para sa kapis, ano, para din to sa lahat. So hindi pa kayo nagtataka na pag umulan ng malakas is parang yung tubig o yung ulan is sobra-sobra, hindi na gaya ng dati. The reason is karamihan kasi sa mga kabundukan natin, hindi lang dito sa Capiz, ano, karamihan sa kabundukan natin is majority, halos kakunti na lang yung punong kahoy, ano. O yung iba nga wala na kasi puno na ng mga mais. So ano yung logic doon kung bakit bumabaha? Kasi pag binagsak ng ulan, yung tubig ulan ay sisipsipin pa sana yon ng mga kahoy. At yung iba, mananatili pa yan sa dahon, sa puno ng kahoy, sa katawan ng kahoy, sa mga dahon na nalaglag. So mag-i-stay pa sana yan dyan. At kung ito naman ay mag-i-evaporate, so napakarami din, ano, napakarami ng i-evaporate ng clouds pataas kasi nga wala nang kahoy na sumisipsip. So yung tubig, imbis na pumunta pa sana
sa kahoy or maging tubig sa katawan ng kahoy or sa madaling salita, sisip-sipin pa sana ng punong kahoy is bumabalik lahat pataas sa clouds. So ngayon, yung ibinabalik ng clouds pag umulan is napakarami. Kasi nga, wala nang pag-iistigahan yung tubig. O wala nang nagpa-process ng maayos ng tubig. Kasi yung mga punong kahoy natin is kukunti na lang. Kaya hindi na normal yung cycle ng mundo. Kaya advice lang guys, ano, pahalagahan natin yung mundo, yung kalikasan. Huwag puro pera. Diba? Huwag abuso. Kasi sa atin din naman yung balik nun. Yung pera kasi, so aminin natin, no, kaya tayo minsan nagpuputol ng mga kahoy para sa pera, diba? So yung pera naman is hindi naman natin yan madadala sa kabilang buhay eh. Pero yung mundong may iwan natin is magagamit pa o matitirhan pa ng mga anak natin, apo natin, at na mga susunod pang henerasyon. Kaya matuto tayong pahalagahan yung mundo dahil para din naman sa atin to. So yan lang. So ngayon, andito na siguro tayo sa Barangay Putian. Hindi ko nabasa yung lugar. So rough road na dito guys, ano, mahaba-habang biyahe pa ito. Ouch. Lakas nun ah. So nasa Putian na talaga tayo guys. So hindi naman lingid sa kaalaman ng iba kung ano yung lugar na ito, ano. Kaya mahirap abuti ng dilim dito. Weaknesses you. Hmm.
Hindi ko alam kung kita pa ba ng camera yung kalsada. Hilala siguro tayo. Nice road. Pwede man ito problema ang ibang alagyan, boss. Amo wala na. Mga na sige, thank you. Madanlog. Bisit. Danlog man. Buti naman at semento na dito. So pag naayos to, dito na ako lagi dadaan. Hindi lang madaling araw. Oh, chocolate. Ganda ng sikat ng buwan, no? Madilim na tayo, guys. Kita niyo pa ba yung daan? Ah, naglandslide yung mga lupa dito. Landslide. Ang dami yung mga landslide. Sa haba pa naman ng pag-ulan. Sa bayan na tayo ng Dakoton, guys. Sana
naman wala nang lubog sa baha. So yan guys, mahaba-haba pa yung biyaheng ito, saka hindi naman siguro kita na yung daan. Babalikin ko na lang kayo pagdating natin sa Sara Iloilo. Paalam mo na guys.